Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo, alang-alang kay Mariyang Birheng, Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinikilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inuunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon ng hatulan nila ng kamatayan, si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon,
ako'y iniluklok, ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Puon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako namang ito, ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano mang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Magsitayo na po ang lahat. Ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo nang matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng pagdedebosyon sa mahal na Senyor. Kaya palakpakan muna natin ang ating Poong Jesus Nazareno.
Kasabay nito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng unang pagpapakita ng mahal na birhen sa Fatima. Kaya palakpakan natin ang mahal na birhen ng Fatima. Kamusta po kayo? Tanong mo nga yung katabi mo, kamusta ka? Okay ba? Pumalakpak nga yung okay? Yung hindi okay, taas kamay. Tatlo lang kami. Apat. Mabuti pa kayo, okay? O, pero okay lang yan sapagkat okay kayo. At okay din kung hindi ka okay. Mga kapatid, simula ng mag-pandemic, madami sa atin ang tumaas ang alalahanin. Totoo ba yon? Sino ba namang hindi mag-aalala noon? Sapagkat patuloy ang ating mga bayarin, di ba? Sinong hindi mag-aalala sa ating mga hanap buhay? Yung iba, meron pa bang babalikan? Yung iba, kailan magbubukas? Kailan uli kikita? Sapagkat isang kahig, isang tuka. Meron naman nag-alala sa kanilang kalusugan o kaya sa pamilyang magkakalayo. Marami sa atin nag-alala. At pumasok din sa ating isipin kung ano ang kakahinatnan natin. Nalala nyo pa, nung wala pang bakuna, hindi ba ang daming nag-aalala? Nauso nga ang salitang anxiety dahil marami ang nababagabag at nababalisa ang isip. Nadagdagan pa noong pumasok ang kampanya, di ba? Nung nalaman natin ang mga kandidato at ang kanilang mga kung ano-anong pangako, natapos na ang eleksyon. At eto na tayo ngayon. Nawala ba ang iyong pangamba? O ikaw ay mas nag-alala? O baka yung ilan sa atin, mas natakot pa? Tatawa-tawa lang o sasaya-saya lang yung iba, pero ang totoo, nangangamba. Pero kung babalikan natin ang lahat, marami man tayong takot, marami man tayong pag-alala, marami man tayong pangamba. Andito tayo ngayon. Mayroon sa atin mga nauna, pero ang mahalaga, andito ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang mahalaga, andito ka. Sabihin mo sa sarili mo, ang mahalaga, andito ako. Yan ang mahalaga. Kaya ano man ang iyong pangamba, ano man ang laman ng iyong isip at nagpapabalisa, huwag mangamba. Ang mahalaga, andito ka. Kaya naman, napaka-akma ng mga salita ni Jesus sa araw na ito. Sa lahat ng may mga pangamba at nababalisa, para sa iyo ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Akma kasi yung mga nangangamba at balisa, bibigyan tayo ni Jesus ng tatlong kapanatagan ng isip at puso. Tatlo lang po. Huwag niyo akong tutulugan, ha? Tingnan mo yung katabi mo kung pumipikit na. Sabihin mo, tatlo lang ito. Ha? Pampadilat ng mata ito. Ha? Una, ang sinabi ni Jesus
sa mga nababalisa, huwag mabalisa ang iyong o ang inyong mga puso. Sinabi ito ni Jesus dahil kung babalikan natin ng kaunti ang kwento, atras tayo ng konti dun sa kwento, nalaman ng mga alagad ni Jesus na siya ay ipagkakanulo, siya ay ipapako, at siya ay mamamatay. Sino ba naman ang hindi mababagabag o mababalisa kung alam mong mayroong taong magkakanulo? Sino ba naman ang hindi mag-iisip kung alam mong mayroong pahihirapan at maghihirap, mayroong mamamatay? O hindi ba ganito din ang ilan sa ating mga alalahanin? Alalahanin natin ang mga naloloko o niloloko. Nag-aalala tayo, baka tayo'y madaya o ipagkanulo. Natatakot tayo, baka tayo'y maghirap o mahirapan, magdusa o pumasa ng krus. Nag-iisip tayo tungkol sa kasiraan o kamatayan ng buhay. Kung ganito ang laman ng iyong isip at puso, kung ito ang alalahanin mo, pinapapanatag tayo ni Jesus sa mga ganitong pagkakataon. At ang kanyang sinabi, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa. Ano, ganun-ganun na lang? Huwag mangamba, huwag mabalisa, wala akong gagawin. Relax ka lang, may ikalawang sinabi si Jesus. At ang sinabi niya, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Yan ang dapat mong gawin. Dahil nalaman ng mga alagad ni Jesus ang kanyang pagdurusa at kamatayan, nahirapan silang maunawaan ang mga ito sapagkat buo ang kanilang pagkakaalam na si Jesus ay Diyos. Paanong siya'y pahihirapan? Paanong siya'y papatayin? Paanong siyang ipapako sa krus? Hindi nila ito maunawaan at hindi nila maintindihan ang paparating na kahirapan. Sa mga panahon na tayo'y nahihirapan umunawa, sa mga panahong ang hirap unawain ng mga nangyayari o mangyayari sa atin, sa mga pagkakataong paghihirap at kamatayan ng ating nakikita at natatanaw, magandang balikan ang sinabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sabihin mo nga, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Tandaan nyo yan, ha? Kung kayo'y nag-aalala, kung kayo'y nababalisa o natatakot, tandaan ang sinabi ng Diyos, manalig kayo sa akin. Ano? Puro na lang pananalig? Puro na lang dasal? Anong mapapala ko? Anong makukuha ko? Alam ko, tanong ito ng ilan sa atin. Kung ako ba'y mananalig, makakabayad kami ng kuryente? Kung ako ba'y magdadasal, giginhawa ang aking buhay? Relax ka lang. May pangatlo pa na sinabi si Jesus. At ang sabi niya, pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar.
sa lahat ng pangamba at sa lahat ng ating pag-aalala, ito po ang salitang gusto kong panghawakan. Pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. Ibig sabihin, kahit ang dami nating pangamba at hindi natin alam kung saan tayo pupulutin, kahit hindi natin alam kung saan tayo pupunta o dadalhin, hindi lang puro dasal ang ating gagawin dahil mayroong lugar na inihahanda at nakalaan sa atin. Mayroong lugar, mayroong inihahanda para sa atin. At yan ang aasahan natin. Kung natatakot ka, nangangamba, hindi alam kung saan tayo pupulutin, sa iyong pagdarasal, asahan na merong inihahanda ang Diyos sa atin. Mga kapatid, sa lahat ng ating pangamba at pag-alala, tatlo ang bagay na sinasabi ni Jesus. Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin dahil may lugar na inihahanda at nakalaan sa atin. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria ang Birhen ng Fatima sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at mga alalahanin sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ang mahal na Birhey ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina, ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan
ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.